walang pagsidlan ng tuwa ng mag-asawang sina Mang Kaloy at Nenita nang isilang ang panganay nilang anak na si Teresita. Napatunayan ng mag-asawa na hindi totoo ang sumpa na binitiwan ng mangkukulam na si Lola Rosa. Si Lola Rosa ay ang lola na nagpalaki sa dating kasintahan ni Mang Kaloy na si Juana. 5 taon ang naging relasyon ng dalawa. Kasal na lamang ang kulang kumbaga para matawag silang mag-asawa. Naging masaya naman ang relasyon ni Mang Kaloy at Juana bagamat may awayan na tampuan sa loob ng 5 taon na yon. Agad din namang nare-resolba ang mga nagiging problema para maisalba ang mahabang panahon nilang pinagsamahan. Subalit may isang pangyayari na natuklasan si Mang Kaloy na tuluyang nagpahiwalay sa kanilang matagal na relasyon. Nahuli niya si Juana na may ibang lalaking kasama sa kubo ng mga ito at napag-alaman niya na anak pala ito ng kapitan ng kanilang baryo. Dahil sa sobrang sakit ng kalooban ay hindi na muli pang kinausap ni Mang Kaloy ang dating kasintahan. Para sa kanya ituluyan na niyang pinutol ang kanilang ugnayan, lalo pa niyang napatunayan na mas pinili ni Juana ang anak ng kapitan dahil hindi man lamang siya nito sinuyo pagkatapos niyang mahuli ang kataksilan nito. Makalipas ang mahigit 1 buwan nang bigla ang binisita ni Juana si Mang Kaloy. Walang gatol nitong ipinagtapat sa dating nobyo na nagdadalang tao raw siya at si Mang Kaloy ang itinuturong ama ng dinadala nito. Hindi pa nga nakakasagot si Mang Kaloy sa sinabi ni Juana nang lalo pa siyang nawindang dahil hiniling ni Juana na pakasalan siya ni Mang Kaloy para maiwasan ang usap-usapan ng mga tao. Ako ang ama ng dinadala mo ha, Juana. Paano mangyayari yun? Eh halos 6 na buwan nang nakararaan mula nang may mangyari sa ating dalawa. Alam mo yan. At saka kayo nung anak ng kapitan ang huli ko nakitang magkatabi sa kubo. Kaya bakit sa akin mo ipapaako ang dinadala mong yan? Sambit ni Mang Kaloy. Hindi matanggap ni Juana nang tanggihan siya ni Mang Kaloy. Halos ipagtabuyan siya nito na para bang pinandidirian. Sinabi pa ni Mang Kaloy na umuwi na siya at ipaako ang dinadala nito sa tunay na nakabuntis sa kanya. Isang kapitbahay ni Mang Kaloy ang nakarinig ng usapan ng dalawa. Kinabukasan ni pumutok ang balita tungkol sa pagdadalang tao ni Juana sa buong baryo at bayan. Pinagbintangan ni Juana na si Kaloy ang nagpakalat ng tungkol sa kanyang pagbubuntis na ikinagalit naman ang gusto ng kanyang Lola Rosa. Magmula noon ay hindi na halos lumalabas ng kanilang bahay si Juana dahil sa kanyang kahihiyan. Palagi itong umiiyak na siya namang nasaksihan ng kanyang Lola Rosa. Dahil sa kalagayan ng apoy, doble ang sakit na nararamdaman ng matanda. Sumunod na naging bisita ni Mang Kaloy ay si Lola Rosa. Samantala, inaasahan na niya na yun talaga ang susunod na mangyayari dahil batid niya kung gaano nito kamahal ang dati niyang nobya. Lola Rosa, alam mo po kung paano kitang nire-respeto at mas alam mo po kung gaano ko kamahal ang apo mo. Pero sa kalagayan niya sa kasalukuyan ay wala akong kinalaman. Nahuli ko silang magkatabi sa inyong kubo sa bukid ng anak ng kapitan natin na si Jay. Wika ni Mang Kaloy. Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ni Mang Kaloy mula sa palad ni Lola Rosa. Itinatanggi na matanda ang paratang sa kanyang apo. Ayon sa matanda ay hindi magagawa yun ng kanyang apo dahil pinalaki niya itong isang matinong babae. Makalipas ang ilang araw, isang nakakagimbal na balita ang pumutok sa buong baryo ng Tiwi. Natagpuan daw na wala ng buhay. Sa sariling silid ang 3 buwang buntis na si Juana. Kinitil ni Juana ang sariling buhay dahil sa matinding kahihiyan at pagkabigo. Hindi pinanagutan ng anak ng kapitan ang ipinagbubuntis nitong sanggol. Hindi naman napigilan ni Mang Kaloy ang mapaiyak dahil 1 taon din silang naging magkasintahan ni Juana. Nang tinangka niyang magpunta sa Burol ay hinarangan agad si Mang Kaloy ng mga kamag-anak ni Juana. Inilibing si Juana na hindi man lamang nasilayan ni Mang Kaloy sa kahuli-huli ang pagkakataon ng dating kasintahan. Kapag makakasalubong niya sa daan ng lola nito ay nahuhuli niya palagi na masama ang tingin sa kanya ni Lola Rosa. Matuling tumipas sa mga buwan, nakilala ni Mang Kaloy ang magandang guro na si Teacher Nenita. Isa itong public teacher na kakadestino lamang sa kanilang baryo. Mabait at magandang babae si Teacher Nenita, kung kaya madaling nahulog ang loob sa kanya ni Mang Kaloy.
Anim na buwang niligawan ni Mang Kaloy si Teacher Ninita bago niya nakuha ang matamis nitong oo. Subalit makalipas ang ilang araw na paghahatid sundo ni Mang Kaloy sa kasintahan niyang Teacher Ninita ay hinarang sila sa daan ni Lola Rosa. Nabigla ang magkasintahan ng magbito ng salita ang matanda. Isinumpa silang dalawa nito na kahit kailan ay hindi sila magkakaanak, napaiyak na lamang si Teacher Ninita dahil sa pagkabigla. Ipinaliwanag naman ng maayos ni Mang Kaloy ang lahat kay Teacher Ninita. Siya ang sinisisi ni Lola Rosa sa pagkamatay ng apo kahit na ang totoo naman ay hindi naman talaga siya ang ama ng dinadala nito. Naging bisita ni Teacher Ninita si Lola Rosa, binibigyan siya nito ng mga babala sa pakikipagrelasyon kay Mang Kaloy. Magalang naman ay pinaliwanag ni Teacher Ninita ang kanyang saloobin hingil sa hindi magandang nangyari sa apo nitong si Juana. Galit na galit at halos magwala si Lola Rosa nang sabihin ni Teacher Ninita na mahal at tanggap niya ang buong pagkatao ni Mang Kaloy. Isang nagbabantang tingin ang iniwan ng matanda bago ito tuluyang umalis ng bahay ni Teacher Ninita. Isang araw, habang pauwi si Teacher Ninita, ay naramdaman niya na para bang may sumusunod sa kanya. Nagpalingalinga siya sa paligid na masukal pa naman ang daan, pauwi sa bahay ng kanyang tiyahe na nasa ibang bansa na. Nang mabalitaan ng tiyahe ni Teacher Ninita na nasa ibang bansa, nasa baryo ng tiwi siya madidestino, ay kinausap siya agad nito na sa bahay nito siya tumuloy dahil ilang taon na itong abandonado. Hanggang sa mga sandaling yun ay para bang may ibang tao sa paligid, inilabas ni Teacher Ninita ang mahaba niyang jungle bolo para may armas siya kung sakali man na may umatake sa kanya. Nakahinga lamang na maluwag si Teacher Ninita nang ligtas siyang nakarating sa bahay ng tiyahin. Kinabukasan ni hindi magawang tumayo ni Teacher Ninita. Mabigat ang kanyang pakiramdam at sumasakit ang kanyang talampakan. Habang lumilipas ang mga oras ay patindi ng patindi ang sakit na nararamdaman ng guro. Magtatanghalian nang dumating si Mang Kaloy sa bahay na tinutuluyan ni Teacher Ninita. Wala nang malay tao ito at magamagana ang mga paa. Dahil sa pagkataranta itinakbo ni Mang Kaloy sa nag-iisang ospital sa kanilang bayan ang kanyang nobya. Walang naging finding sa mga doktor sa nangyari sa guro. Neresetahan lamang ng pampahupa ng pamamaga ang mga paa ni Teacher Ninita. Sanhin ang maghapong nakatayo ito sa eskwelahan. Sa huli ay minakapagturo na isang matanda kay Mang Kaloy na dapat niyang gawin. Ayon sa matanda ay baka kinulam si Teacher Ninita ng taong may galit dito. Kaya naganap kaagad ng albularyo si Mang Kaloy para ikonsulta ang kanyang nobya. Tama nga ang hinala ng karamihan na kinulam si Teacher Ninita. May hinala sila na si Lola Rosa ang may kagagawa ng lahat. Makalipas ang ilang araw na gamutan ay napagaling din ito. Hindi naging hadlang ang sumpa at pangkukulam ni Lola Rosa para magpatuloy ang dalawa sa kanilang relasyon. Dalawang taon ang lumipas nang ikasal si Mang Kaloy at Teacher Ninita. Nakita nila sa labas ng simbahan si Lola Rosa at kinakabahan sila dahil masama ang tingin nito sa kanila. Sa kabila ng mga pagsubok at pagsasama ng dalawa ay naging maayos naman ang pagsasama ng mag-asawa. Matuling pang lumipas sa mga araw at taon, umabot na sa 4 na taon ang ikasal sina Teacher Ninita at Mang Kaloy. Subalit hindi pa rin sila binibiyayaan ng anak. Paminsan-minsan ay napag-usapan nilang mag-asawa na baka tumalabas sumpa sa kanila. Ngunit mas nanaig pa rin sa kanila ang pag-asa at pananampalataya na isang araw ay ibibigay rin sa kanila ang kanilang inaasam-asam na anak. Isang maghapon, mag-isang binabagtas ni Teacher Ninita ang daan pa uwi sa bahay nila ni Mang Kaloy. Hindi siya nasundo nito dahil 2 araw na itong may bulutong tubig. Habang nasa daan ay naisip niya ang mga nangyari sa kanilang mag-asawa at dahil doon ay nakaramdam ng lungkot ang guro. Kaya ay dinaan na lamang ang nararamdaman sa pagkanta. Naisip ni Teacher Ninita kung may anak lamang sana sila ni Mang Kaloy ay may sasalubong man lamang sa kanya sa tuwing umuwi siya sa hapon. Nilukob ng matinding kalungkutan ang guro ng mga sandaling yon. Di yata't tumalabang sumpa ng matandang si Aling Rosa. Kung iisipin ay napaka-unfair naman dahil wala naman siyang kinalaman sa paghihiwalay ng apo nitong si Juana at Mang Kaloy.
Hindi na malaya ni Teacher Nenita na nalihis na pala siya ng binabagtas na daanan. Namalayan lamang niya na nasa isang malawak na parang na siya. Habang nakatingin siya sa malawak na parang ay biglang humangin ng malakas. Yung hangin na parabang dinuduyan siya sa alapaap. Sa kauna-una ang pagkakataon ay sumigaw si Teacher Nenita. Sumigaw siya ng may panagoy sa pagnanais na mabuntis na siya at mabiyayaan sila ng anak. Inilabas niya ang lahat ng sama ng loob at hinanakit na kanyang tiniis ng ilang taon. At kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, ang biglaang pagampas sa mukha niya ng napakalamig na hangin. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Teacher Nenita, may nakita siyang ipo-ipo na nagkorteng tao. Dahil sa takot ay napatakbo siya para umuwi na, ngunit natalisod siya kaya nagpagulong-gulong at bumagsak siya sa lupa ng patihaya. Hindi na nagawang makapagsalita ni Teacher Nenita kahit nanlalabo ang kanyang paningin ay nabanaag niya nang lumukob sa buong katawan niya ang korteng tao na ipo-ipot hangin. Pakiramdam niya nasa alapaap siya hanggang sa nilamo siya ng karimlan. Nagising na lamang si Teacher Nenita na nasa loob na ng bahay nila. Nagis na niya na nagbabantay sa kanya ang asawang si Mang Kaloy. Papadilim na kanina ngunit hindi ka pa nakakauwi sa bahay. Kaya kahit masama ang pakiramdam ko ay sinundo kita. Nakita ko ang bag mo sa gilid ng daan. Kaya naisip ko na pumasok sa masukal na daan at hindi nga ako nagkamali. Dahil nakita kitang nakahandusay sa may damuhan. Paliwanag ni Mang Kaloy. Tatlong buwan ang lumipas nang maramdaman ni Teacher Nenita na masama ang kanyang pakiramdam. Bumangon siya para mag-asikaso sa pagpasok sa eskwela. Ngunit nang maamoy niya ang ginisang bawang ay bumaligtad ang kanyang sikmura. Tumakbo sa lababo si Teacher Nenita at doon inilabas ang sama ng pakiramdam. Sinenya sa niya ang kanyang asawa na itapon ang ginisang bawang. Napatitig na matagal si Mang Kaloy sa kanyang asawa. Mahal, ayos ka lang ba? Ipagtitimpla kita ng kape at nakahanda na rin ng mainit na tubig na ipampapaligo mo. Uwi ka ni Mang Kaloy. May kung anong itiyang pumasok sa isipan ni Mang Kaloy. Hindi niya maunawaan ang kanyang sarili pero pumintig na mabilis ang kanyang puso. May hinala siya na buntis ang kanyang asawa. Dahil sa ilang araw na pagsama ng pakiramdam ni Teacher ay napilitan ang mag-asawa na magpatingin sa doktor. Halos panawa ng ulirat ang dalawa ng ibalita ng doktor na tatlong buwan na ang pinagbubuntis ni Teacher Nenita. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita. At ang balitang yun ay nakarating sa kaalaman ng matandang si Lola Rosa. Napangiti ito ng mapait pagkatapos ay humalakhak ng malakas na parabang sabik na makita ang magiging anak ni Mang Kaloy at Teacher Nenita. Lumibas ang ilang pambuan. Isang madaling araw, nang sa wakas ay sumakit na rin ang tiyan ni Teacher Nenita. Tanda na mga anak na ito. Nagulat sila dahil biglang sumama ang panahon at lumakas ang hangin sa buong paligid ng kanilang bahay. Maiiwan muna kita mahal. Susunduin ko lamang ang kumadrona na si Nanay Panyang. Uwi ka ni Mang Kaloy. Sinarado niyang maigi ang pintuan ng bahay dahil mag-isang maiiwan ng kanyang asawa sa loob. Sinalubong siya ng malakas na hangin na parabang pumapaimbabaw sa kanyang ulunan. Labis ang pagtatakang naisip ni Mang Kaloy dahil payapa naman ang mga nagdaang gabi. Kasabay ng malakas na pag-ihip ng hangin ay ang malakas din na paghiyaw ni Teacher Nenita. Patindi ng patindi ang paghilab ng kanyang tiyan habang lumilipas ang mga sandali. Pinagpapawisan na ng malamig si Teacher Nenita. Pakiramdam niya anumang oras ay mawawala na rin siya ng ulirat. Hanggang sa natutulog na siya sa labis na antok na nadarama nang biglang lumakas ang hangin sa labas ng bahay. Ramdam na ramdam ni Nenita na parabang may nagbubukas ng pintuan. Sumigaw siya kung anuwang nasa labas ng pintuan ngunit walang sumasagot. Hanggang ilang sandali pa ang lumipas ay biglang nakaramdam ng matinding paghilab ng tiyan si Teacher Nenita. Palakas din ng palakas ang hangin na humahampas sa pintuan. Nagulat na lamang si Teacher Nenita nang biglaang bumukas ang pintuan. Isang tila ipo-ipo na nagkorteng tao ang kanyang nakita. Kasabi ng pagsirit ng kanyang panubigan ay ang napakalakas niyang paghiyaw. Dahil pakiramdam niya lalabas na ang kanyang anak. Pumailan lang sa buong paligid ang matinis na boses ng umiiyak na isang sanggol.
Ramdam na ramdam ni Teacher Ninita na may kung anong puwersa na may hangin ang nasa kanyang paanan. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya ng lumutang sa hangin ang isang napakagandang sanggol na babae. Nanlaki ang mga mata ni Teacher Ninita nang may kulay puting bato ang nakasabit sa pusod ng kanyang anak. Natakot siya bigla baka kung ano ito, ngunit umira lang pagkainan niya. Dahan-dahan niya itong hinila, sakto naman na natanggal kaagad ang kulay puting bato. Itinago sa ilalim ng una ni Teacher Ninita ang puting bato bago pa dumating ang kanyang asawa at ang kumadrona. Napapangiti siya habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nakalutang sa hangin sa itaas ng kanyang ulunan. Tila hinihili ng hangin ang nakalutang na sanggol. Ngunit bigla rin itong bumaba nang may narinig na mga yabag si Teacher Ninita. Diyos ko po, asawa ko, lumabas na pala ang anak natin. Tuwang-tuwang sambit ni Mang Kaloy. Maging ang kumadro ng si Nanay Dalia ay napaisip din. Nagmamadali niyang lininis ang sanggol at pinuto lang nakakabit pang pusod. Palihim na nagmasid sa paligid ang kumadrona. Animoy dinaanan ng ipo-ipo ang loob ng bahay. At nang titigan niya ang sanggol ay nagniningning ang napakaganda nitong buka. Hindi makapaniwala si Mang Kaloy na kinayang manganak ng kanyang asawang mag-isa. Halos tumalo na siya sa tuwa dahil napakaganda ng kanilang anak. Hinawakan niya ang maliit na kamay nito at masuyong tinampian ng halik. Tatlong taon nang matuling lumipas, habang naglalaro sa kanilang bakuran si Teresa, ang anak ni Mang Kaloy at Teacher Ninita. Abala naman sa paglalabas sa likod bahay ang ama niyang si Mang Kaloy. May narinig na sitsit mula sa labas ng kanilang bakuran si Teresa. Nagpalingalinga siya at lumapit sa nakasaradong tarangkahan. Isang matandang babae ang kanyang nakita. May iba't ibang makukulay na balat ng candy siyang nakita sa palad nito. Napatitig si Teresa nang yayain siya nitong lumapit para kuhanin ang candy. Dahan-dahan namang humakbang palapit sa tarangkahan si Teresa. Malapad ang ngiting pinakawala ng matandang babae. Sa wakas ay napapasakamay na niya ang pinakamamahal na anak ni Mang Kaloy. Ngumiti ng matamis ang matandang babae. Sa nooy titig na titig sa kanyang napakagandang buka. Wala pang nakaramdam ng matinding panibugho ng matanda nang matitigan ng bata. May napakahalagang tao siyang naalala na nagpangalit ng kanyang mga bagang. Hindi pa rin natitinig si Teresa sa kinatatayuan nito, kaya naiinip na inalok siya ng matanda ng candy. Sa hindi malamang dahilan ay biglang umihip ang malakas at malamig na hangin sa paligid. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang may ipo-ipong namuo sa hindi kalayuan bandang likuran niya. Hanggang sa nagkuwarting tao ito na siya namang kinatuwa ng batang si Teresa. Tuwang-tuwa na kinakawayan ng bata ang ipo-ipo at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ng matanda dahil nilapitan ng ipo-ipo si Teresa. Nahagip ng ipo-ipo ang matandang babae dahilan para mabitiwan ito ang hawak ng mga candy. Dahil sa takot ay nagmamadaling umalis ang matandang babae. Dinig na dinig pa niya habang papalayo siya ang matinis na halakhak ng batang si Teresa. Matuling lumipas sa mga taon, maraming tao sa Barrio Tiwi ang gandang-ganda sa 10 taong gulang na si Teresa. Kakulay ng buhok ng maisang kulot nitong mahabang buhok, ang mga mata ni Teresa ay parabang manika. Malalaki ngunit may mahabang pilikmat at mapupungay. Ang labi ng bata ay may biyak sa gitna, habang ang mukha ni Teresa ay hugis puso na talaga namang angat na angat ang taglay na kagandahan sa lahat ng mga bata sa Barrio Tiwi. Teresa, bakit ganyan ang kwintas mo? Parang bato pero maganda ha? Puting-puti ang kulay. Tanong ng kababata niyang si Aldo. Kibit-balikat lamang ang isinagot ni Teresa sa kababata, maging siya man ay hindi alam kung anong klaseng kwintas ang ipinasuot sa kanya ng kanyang ina. Habang lumilipas sa mga panahon, ay kapansin-pansin ang lalo pang gumaganda si Teresa. Dahil dalagitan na siya'y marami ang mga binatilyo na nagkagusto sa kanya, maging ang mga anak mayaman sa kanilang bayan ay nabihag ng taglay niyang kariktan. 16 taong gulang na si Teresa nang maging bisita niya ang anak ng gobernador sa probinsya nila. Nakilala niya si Charles nang manalo siyang mutya sa kanilang bayan.
Magmula noon ay hindi na ito tumigil ng panunuyo kay Teresa. Anak, dalaga ka na at hindi naman kami ganun kahigpit na mga magulang ng nanay mo. Pero palagi mo sanang tatandaan na kapag may nanakit sa'yo, ay mas masasaktan kami ng nanay mo. Uwi ka ni Mang Kaloy. Naunawaan naman kaagad ni Teresa ang kanyang ama. Pinanatag niya ang loob ng kanyang mga magulang. At sinabi na huwag mag-alala dahil kaya niyang dalhin ang kanyang sarili. Isang umaga'y binulabog ang buong baryo ng balita na may parating na malakas na bagyo sa kanilang probinsya. Nataranta ang mga tao kaya kanya-kanyang ayos ng kanilang bahay ang mga ito, habang ang iba naman ay pinapatungan ng kahoy ang mga bubong ng bahay nila para hindi tangayin ng malakas na hangin. Tulad ng ibang padre de pamilya ay abala rin si Mang Kaloy sa paglalagay ng pampabigat sa kanilang bubong. Nagulat na lamang si Mang Kaloy nang malingunan sa likod niya sa itaas ng bubong nila ang anak na si Teresa. Natatawa naman ay inakbayan ni Teresa ang kanyang ama at sinabihan ito na huwag nang mag-alala dahil siya na ang bahalang kumontrol sa hangin na dala ng bagyo. Napakunot noo si Mang Kaloy habang iniisip ito kung paano nakaakyat si Teresa sa bubong nang hindi man lamang dumaraan sa hagdan na nasa kanyang tagiliran lamang. Hindi magawang magsalita ni Mang Kaloy, batid niya na hindi ito nagbibiro. Ganun pa man itinapos niya ang kanyang ginagawa bago tuluyang bumaba ng kanilang bubong. Ang hindi alam ng mag-ama na may isang nilalangang gulat na gulat din ang palihim na nagmamasid sa kanila at kitang kita kung paano umangat sa ere si Teresa papuntang bubong ng bahay nito. Hapon pa lamang ay malakas na ang ulan at hangin sa labas ng bahay ni Mang Kaloy. Dahil wala silang kapitbahay kaya kabado silang mag-asawa sa paparating na super typhoon. Subalit, kabaligtaran naman ang kanilang anak na si Teresa dahil nakita nila itong pakanta-kanta pa habang sinasamyo ang malakas na hangin sa may bintana nila. Sumapit ang alas 8 ng gabi. Napakalakas na ng bagyo sa labas ng kanilang bahay, maging ang hangin ay tila galit na humahampas sa kanilang bubungan. Katatapos lamang niyang magluto at maghain sa mesa. Tatawagin na sana ni Teacher Ninita ang anak para maghapunan, ngunit wala ito sa kanyang kwarto. Binalot ng iba yung kaba ang nararamdaman ni Teacher Ninita. Saan naman pupunta ang kanyang anak ng ganoong oras lalo pat malakas ang bagyo? Ilang sandali pa'y humahangos na dumating si Mang Kaloy. Basang-basa ito at humihingal sa pagod. Mahal, ang ating anak. Nakita ko siyang lumabas ng bahay kanina at nang sundan ko siya mabilis siyang nawala sa paningin ko. Uwi ka ni Mang Kaloy. Nagmamadaling kinuha ni Teacher Ninita ang payong at flashlight. Plano niyang hanapin si Teresa sa kasagsagan ng malakas na bagyo. Pinigilan siya ng kanyang asawang si Mang Kaloy. Ngunit buo ang loob niyang hanapin ang kanilang anak. Hindi pumayag si Mang Kaloy na lumakad mag-isa ang kanyang asawa. Magkasunod nilang binagtas ang madilim na daan papunta sa baryo. Walang ibang alam na lugar puntaan si Teresa maliban sa kanilang baryo at ang palagi nitong kasama sa eskwelahan ay matalik nitong kaibigan na si Aldo. Nasa bukana na pa lamang sila ng baryo nang may nakita na silang isang babaeng nakalutang sa ere. Pilit nitong kinokontrol ang napakalakas na hangin na humahampas sa mga kabahayan sa buong baryo ng Tiwi. Anak, Teresa, bumaba ka dyan. Sigaw ni Mang Kaloy. Tinutukan niya ng hawak na flashlight ang kanyang anak na nakatingala sa langit at tanging ang mga kamay lamang nito ang gumagalaw. Hindi pa natapos sa pagkamangha ang mag-asawa dahil kitang-kita nila ng umilaw ang dibdib ni Teresa. Umiilaw ang kwintas ni Teresa hanggang sa mula sa kinatatayuan ni Mang Kaloy at Teacher Ninita ay nanlaki ang mga mata nila nang isang ipo-ipo ang nabuo at nagkuwarteng tao. Hindi nila magawang sumigaw nang dahan-dahang sumapi sa katawan ni Teresa ang ipo-ipo. Umikot ng napakabilis ang katawan ng dalaga dahilan para mapasigaw ng malakas ang mag-asawa. Ilang sandali ang lumipas sa itinaas ni Teresa ang kanyang kamay. At sa ilang ulit na pagkumpas nito sa ere ay biglang naging kalmado ang napakalakas na hangin na halos magpatangay sa mga bubungan ng mga bahay sa baryo.
Bumagsak sa lupa ang katawan ni Teresa at nawalan nito ng malay. Nagmamadaling binuwat ito ni Mang Kaloy habang nakaalalay naman ang kanyang asawa. Nagmamadali nilang inuuwi ang walang malay na katawan ng kanilang bayaning anak na si Teresa. Kinabukasan ay parang walang nangyari na nagising ng maaga ang dalaga. Nagpakulo lamang ito ng tubig na pampaligo ng kanyang ina. Pagkatapos ay nagluto na siya ng kanilang almusal. Nang pumasok sa eskwelahan si Teacher Nenita ay dinig na dinig niya ang usap-usapan ng mga tao sa kanilang baryo. Bukang bibig ng mga tao na napakalakas ng bagyo at hangin nang nagdaang gabi. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang naging kalmado ang buong paligid. Palihim ding nagdiwang si Teacher Nenita at mag-isang ipinagmamalaki ang anak na si Teresa. Gulat na gulat si Nenita ng pagmasdan mula sa kusina ang anak. Itinaas ni Teresa ang dalawang kamay sa ere, pagkatapos ay sumayaw-sayaw pa ito habang nakapikit. Tumakbo palabas ng pintuan si Teresa. Nanlaki ang mga mata ni Teacher Nenita dahil tila nagniningning ang paligid ng kanyang anak. Habang malayang tinatangay ng malakas na hangin, ang maitim at mahaba nitong buhok na umabot pa sa tuhod ang haba. Habang pinagmamasdan ni Teacher Nenita ang anak ay para itong isang diyosa dahil ang suot nitong kwintas ay umiilaw. Maging si Mang Kaloy ay napangangat nagmamadaling bumaba sa bubong ng makita ang nakakasilaw na liwanag. Mula nang ipanganak si Teresa ay marami nang nakitang kakaiba si Mang Kaloy. Madalas ay binabaliwala niya at pinagkikibit-balikat lamang dahil ayaw niyang isipin na hindi normal ang nag-iisang anak na si Teresa. Tinapik ni Mang Kaloy ang anak sa balikat dahil nakapikit ito habang nakangiti ng matamis. Anak, lumalakas na ang hangin ay pumasok na tayo sa loob ng bahay. Untag ni Mang Kaloy sa anak. Parang gulat na mananapadilat si Teresa. Unti-unti na rin nawala ang liwanag na nagmumula sa kanyang suot na kwintas. Tumakbo na si Teresa papasok sa kanilang bahay. Nagulat pa siya nang makasalubong sa pintuan ng kusina ang kanyang ina. Nagpanggap na walang nakita si Teacher Nenita. Niyaya na niya ang kanyang mag-ama para maghapunan. Ngunit sa isip at puso ni Teacher ay labis ang kanyang pag-aalala para sa kanyang anak. Paano na lamang kung may ibang tao na makakita ng ganoong kalagayan ni Teresa? Batid niya na hindi pangkaraniwan ang kanyang anak dahil simula nang ipanganak niya si Teresa ay kakaiba na kaagad ang kanyang nakita. Naaalala pa ni Teacher Nenita nang minsang may matandang babae ang kanilang nakasalubong sa daanan. May daladalang isang bilao ng panindang kakaninang matanda nang bigla naman itong natisod dahilan para mabitiwan ng suong-suong nito sa ulo. Napahinto naman sa paghakbang si Teresa. Ikinumpas lamang niyang isang daliri sa ere, pagkatapos ay parang may malakas na puwersa ang pumigil sa katawan ng matanda para hindi ito tuluyan na matumba. Lumutang naman sa ere ang pira-piraso ng kakanin. Habang nasa ibaba naman ang bilao at para bang sadyang may naglalagay doon. Pagkatapos ay nagsama-sama ang mga kakanin bago ito daan-daang dumapat sa bilao ang bawat piraso. Hindi makapagsalita sa pagkamangha ang matandang babae sa kanyang nasaksiyan. Habang lumaki hanggang sa magdalaga, ay dumadalas na ang kakaibang nakikita ni Teacher Nenita sa kanyang anak. Sa tuwing tag-araw ay hindi man lamang pinagpapawisan si Teresa, parang may malakas na hangin na pumuprotekta dito sa init ng panahon. Tuwing sasapit naman ang kabilugan ng buwan, ay madalas na lumalabas ng kanilang bahay si Teresa. Nagpapaalam ang dalaga sa kanyang mga magulang na kaagad naman itong pinapayagan ni na Teacher Nenita at Mang Kaloy. Palihim nilang sinundan at binabantayan ang kanilang anak mula sa malayo kung saan ay masaya itong nakikipaglaro sa hangin sa malawak na parang at nakikipagtaguan sa sinag ng ilalim ng kabilugan ng buwan. Marami pang nagagawa si Teresa na hindi pangkaraniwan. Sanay na ang kanyang mga magulang sa mga kaganapang nangyayari sa loob at labas ng kanilang bahay. Isang hating gabi, naalimpungatan si Teacher Nenita. Nakaramdam siya ng sobrang lamig sa kanyang paligid. Dahan-dahan siyang tumayo at kinapa ang switch ng ilaw. Bago pa niya makapa ito, ay nakarinig na siya ng malakas na ugoy ng hangin na nagmumula sa nakabukas nilang bintana.
Daan-daang lumapit sa nakabukas na bintana si Teacher Ninita. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya at panlalaki ng kanyang mga mata nang makita na nasa labas ng bintana ang anak niyang si Teresa. Nakapikit pa rin ang dalaga habang nakalutang sa ere. May hugis taong ipo-ipo na tila nakayakap sa dalaga. Hindi na nakatiis pa si Teacher Ninita. Hinarap niya ang hugis taong ipong-ipo at kinausap. Nanginginig ang boses na tinanong ni Teacher Ninita kung bakit parating nagpaparamdam ito sa kanyang anak. Itinanong na rin niya kung ano ba ang kaugnayan nito sa kanyang anak na si Teresa. Biglang kumalma ang malakas na hangin sa paligid. Pagkatapos ay wala pa ring malay ang dalaga at maingat siyang ipinasok ng hangin sa bintana papunta sa kwarto nito. Samantala, naiwan naman sa may bintana ang naghihintay pa rin sa kasagutan na si Teacher Ninita. Palingon-lingon ito sa bintana ng kanilang kwartong mag-asawa. Nangangamba siya na baka magising si Mang Kaloy at makita siyang may kausap sa labas ng bintana. Makinig kang mabuti. Ang anak mo ay anak ko rin. Kaya hindi mo may aalis sa akin na gusto ko siyang makita at makasama anumang oras kong naisin. Isa akong engkanto na nangangalaga sa hangin. Nang minsang magawi ka sa lugar na kinaroroonan ko ay narinig ko ang panaguy mo na kagustuhan mo na magkaroon ng anak. At ako rin ang nagkaloob sa anak natin ang mutya na siyang nakasuot sa kanyang leeg. Ang mutya ang magsisilbing lakas niya at kinalaunan ay magkakaroon siya ng kapangyarihan upang kahit mag-isa lamang siya ay kaya niyang kontrolin ang hangin. Mahabang litanya ng mahiwagang boses. Hindi makapaniwala si Teacher Ninita sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na ang anak nilang si Teresa ay hindi pala ang asawa niyang si Mang Carlos ang tunay na ama. Nagmamadali niyang isinarado ang bintana at bumalik sa silid nilang mag-asawa. Samantala, sa mundo naman ng hangin ay makikita ang iba't ibang pangyayari na naganap sa pagitan ng mag-amang hangin. Sa pamamagitan ng malaking bilog na ipo-ipo ay nakikita at nasusuring mabuti ni Haring Amigat ang mga tagpo. Sa tuwing nakakasama niya ang tunay na mutya ng hangin at ito'y walang iba kundi ang kanyang anak na si Teresa. Si Haring Amigat ay ilang siglo nang nangangalaga sa hangin na nalalanghap ng mga may buhay sa mundo. Walang ideya kung sino man ang tunay niyang katauhan at kung ang nag-iisang tulad ba niya ay may tunay bang anyo. Sa napakahabang panahon niyang namuhay sa mundo, paminsan-minsan ay nakakaramdam din siya ng lungkot. Naapektuhan din siya at nakakaramdam ng inggit sa mga tao dahil ang mga tao ay mayroong pamilya at karamay sa lahat ng oras. Kaya nang minsang nalulumbay siya ng mga sandaling yon, nagkataon naman na napadpad si Teacher Ninita sa kanyang kinaroroonan. Dinig na dinig niya ang panaghoy ng guro, ang pagnanais ng guro na magkaroon ng anak. Kaya naman nakaramdam ng awa ang hari ng hangin sa tumatangis na guro. Napaisip ito ng bahagya kung paano niya ba matutulungan ng babae. Makalipas ang ilang sandali ay nakapagpa siya si Haring Amigat. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng interes si Haring Amigat na pagbigyan ng hiling ng isang mabuting tao. At ang taong yun ay walang iba kundi si Teacher Ninita. Sa tulong ng kanyang kapangyarihan ay pinasok niya ang katawan ni Teacher Ninita. Una niyang pinasok ang isipan nito at ang isip nito ay nakita niya ang asawa nitong si Mang Kaloy. Mabilis na nahanap ng hari ng hangin ang kinaroroonan ni Mang Kaloy. Ginamitan naman niya ito ng kapangyarihan. Isang lalaking nakaratay at may sakit na bulutong ang nakita ni Haring Amigat. Pinasok din niya ang katawan nito at ang una niyang inalam kung bakit hindi nito nabibigyan ng anak ang asawa. Sa huli ay natuklasan niya na mayroon itong diferensya, ang kawalan ng kakayahan na magkaanak. Nabuo ang plano ni Haring Amigat na puna ng pagkukulang ni Mang Kaloy. Upang magkaroon din ng sigla ang bahay na yon, nakita niya na may mabubuting puso ang mag-asawa kaya nararapat lamang na pagkalooban ng mga ito ng isang napakagandang gantimpala. Binalikan ni Haring Amigat ang walang malay na katawan ni Teacher Ninita. Pinagmasdan niya ang maganda nitong muka. Subalit baka sa magandang muka nito ang nakatagong kalungkutan.
mapalad ka dahil narinig ko ang iyong panaghoy. Ganun pa man ay humihingi ako ng permiso na punlaan ang sinapupunan mo ng isang bunga na siyang magbibigay katuparan sa hiling mo at bubuo at lalo pang magbibigkis sa pagsasama ninyong mag-asawa. Bulong sa hangin ni Haring Amigat. Sumapi ang malakas at napakalamig na hangin sa katawan ni Teacher Nenita hanggang sa natagpuan siyang walang malay ni Mang Kaloy na nakahandusay sa lupa. Sa katunayan ay binulungan ng hangin si Mang Kaloy at itinuro ang kinalalagyan ng asawa. Magmula noon ay nagka-interes na si Haring Amigat na tumulong sa mga tao. Masarap pala sa pakiramdam ang makatulong sa mga nangangailangan hanggang isang gabing mag-aalas 7 na noon nang maisipan ang hari na mamasyal sa isang lugar na may mga ilaw na kumukuti-kutitap. Isang magandang babae ang nakita niyang lumabas sa pintuan ng bahay aliwan. May daladala itong isang bag at palinga-linga ito sa paligid na para bang may kinakatakutan. Napukaw ang atensyon ni Haring Amigat kaya sinundan niya ito habang mabilis na naglalakad. Madilim at walang dumara ang sasakyan sa gilid na binabagtas ng magandang babae. Hanggang sa isang grupo ng kalalakihan ang makakasalubong nito. Nanatiling nakayuko ang babae para hindi niya maagaw ang atensyon ng mga parating na kalalakihan. Subalit nagkamali siya dahil malayo pa lamang inanlaki na ang mga mata ng limang kalalakihan nang makita ang napaka-sexy at napakabuting babaeng katulad niya. Paano ba naman kasi hapit na hapit ang suot niyang dress na hanggang hita kaya litaw na litaw ang kanyang taglay na karikitan. Napasigaw ang babae nang bigla siyang sunggaban ng kalalakihan. Hinawakan niyang mabuti ang dala niyang bag na puno ng pera. Paulit-ulit na nagmamakaawa ang babae sa limang lalaki na noon ay tila hayok sa laman na nakatitig at nakangisi sa kanya. Pinilit niyang manlaban sa mga ito subalit isang malakas na suntok sa sikmura ang ibinigay sa kanya ng isang lalaki bago siya tuluyang nawala ng ulirat. Nagising ang babae na nasa sariling kwarto na siya. Masakit ang buo niyang katawan lalo pa ang bandang ibaba ng kanyang sikmura. Iniisip niya ang mga nangyari nang biglan ng laki ang mga mata niya. Naalala niya ang mga kalalakihan na sumunggab sa kanya sa daan. Dahan-dahang kinapa ng babae ang mga parte ng kanyang katawan at napahinga siya ng maluwag dahil wala naman siyang nararamdamang masakit. Samantala sa lugar kung saan siya naroroon ay malayang pinagmamasdan ni Haring Amigat ang babaeng si Maricar. Napangiti siya ng maluwag dahil isang tao na naman ang kanyang natulungan. Iniligtas niya ito sa kamay ng mga kalalakihan na gustong gawan ng masama ang kawawang babae na napag-alaman niyang Maricar ang pangalan. Dahil sa mga tulong na ginawa ni Haring Amigat sa tao ay para bang hinahanap-hanap niya na ang ganoong gawain. Kaya sa lugar kung saan naging mundo na rin niya ng napakahabang panahon ay may naisip siyang gawin. Di magtatagal ay isisilang na ang aking anak. At dahil kalahati ng pagkatao niya isang tao, nararapat lamang na maging kapaki-pakinabang siya bilang isang mortal. Bulong pa ni Haring Amigat sa sarili. Halos lahat inasaksihan niya na ang iba't ibang masamang gawain ng mga tao. Nang nagpasya siyang bigyan ng anak ang isang tao, ay nagka-interes na si Haring Amigat na tulungan ng mga taong inaapi at bigyan din ng leksyon ng masasamang tao. Natigil bigla ang pagmumuni-muni ni Haring Amigat nang marinig niya ang sigaw ng kanyang anak na si Teresa. Mabilis niyang pinuntahan ang bahay ng mga ito. Galit na galit si Haring Amigat nang makita ang grupo ng kalalakihan sa bakuran ng bahay ni na Teresa. Sumunod niyang nakita na hawak-hawak ng dalawang lalaki ang kanyang anak na si Teresa habang lumalabas sa pintuan ng bahay. Mula sa ilan pang kalalakihan na naghihintay sa labas ng bahay ay lumapit kay Teresa ang isang gwapong lalaki at halata sa kilos nito na ito ang boss ng grupo. Mas gusto mo pang daanin kita sa dahas, Teresa. Ilang buwan na rin ako nang liligo sa iyo, subalit pa na yung pambabaliwala mo sa akin. Yun lamang inaabot ko. Wika ng gwapong lalaki. Nalaki ang mga mata na tinitingnan ng masama ni Teresa ang lalaki. Lalo pang napatunayan ng dalaga na hindi nararapat sa pagmamahal niya ang binatang si Aaron
kahit anak pa ito ng kanilang mayor. Inakala ng lalaki na masisindak niya ang dalaga, ngunit matapang itong lumapit sa kanya, tinitigan siya ng diretso sa mata. Sinabi ni Teresa na kung tunay itong lalaki ay hindi mamimilit ng taong ayaw pumasok sa isang relasyon. Dagdag pa ng dalaga na huwag gagamitin ang impluwensya ng ama nitong mayor. Mayor pa naman din ang kanilang bayan para puwersahang makuha ang gusto nito. Nanggalaiti pa lalo ang binata nang marinig ang nakakainsultong sinabi ni Teresa. Kaya naman iniutos ng binata sa mga tauhan na dalhin si Teresa. Ngunit narinig nilang sumigaw si Teacher Ninita na nasa gilid lamang ng pintuan. Nakatali ang mga kamay at paa ng mag-asawa, ngunit nakikita nila at naririnig ang usapan. Pinagbantaan ni Teacher Ninita ang binata na huwag nitong sasalingin kahit dulon daliri ng kanyang anak, dahil kung hindi ay pagsisisihan nito ang mangyayari. Lalo pang nagalit ang binata, kaya marahas nitong hinawakan sa braso si Teresa at kinaladkad palabas ng tarangkahan. Nanatili lamang nakalmado si Teresa, maging ang ama nitong haring amigat ay tahimik lamang na nagmamanman sa hindi kalayuan. Sasalakay na sana niya ng malakas na ipu-ipo ang grupo, ngunit nakita agad niya si Teresa sa pamamagitan ng bulong nito sa hangin, ay hiniling ng anak na pabayaan muna siya dahil mayroon siyang plano. Tinangin ang grupo ng anak ng mayor si Teresa at dinala sa isang tagong ubo na nakatayo sa di kalayuan sa bahay ng mayor. Ihanda mo ang sarili mo dahil pagkatapos ng kaarawan ng aking ama ay hihilingin ko sa kanya na maikasal tayo sa lalong madaling panahon. Uwi ka ni Aaron. Nanatili lamang nakatungo si Teresa hanggat hindi naman siya sinasaling nito ay wala siyang planong saktan ito. Gusto lamang niyang bigyan ng leksyon ng mayamang binata at sakto naman nagaganapin ang kaarawan ng mayor ng kanilang bayan. Simula nang dalhin si Teresa ng grupo ni Aaron ay hindi hinanap ng kanyang mga magulang ang dalaga. Hindi dahil sa pinababayaan na nila ang kanilang anak, bagkus ay kinakausap silang mag-asawa ni Haring Amigat na siya na ang bahala sa kanilang anak. At sinisigurado na ligtas ito dahil binabantayan niya sa lahat ng oras. Sumapit ang pinakahihintay ng lahat, ang kaarawan ng ama ng bayan, isang malaking handaan sa malawak na bakuran ng bahay nito ang kanyang ipinaayos sa lahat ng mga tauhan. Napakaraming handa sa bawat mesa at bukod pa doon ay marami ring regalo na nakatambak sa unahan ng entablado upang ibigay niya sa lahat ng mananalo. Mga palarong inihanda ng mga tauhan niya para sa mga bisita. Lahat ng matataas na opisyal sa probinsya ay imbitado, maging ang mga malalapit na kaibigan at mga kamag-anak ay pinadalhan ng imbitasyon ni Mayor. Bakas ang labis na kasiyahan sa mukha ni Mayor nang makita niyang kumpleto ang kanyang buong pamilya, kabilang na ang tatlo niyang anak na binata at ang asawa niyang si Victoria. Sa tabi ni Mayor ay katabi ang butihing asawa at ang tatlong anak na napaka-elegante ng mga damit. Isa sa mga anak nito na katabi ng mayor ay si Aaron. Sa damit na suot nito ay mukha itong kagalang-galang. Walang sino man na mag-iisip na sa kabila ng pagkakaroon ni Aaron na maamong buka ay may nakatago palang kasamaan sa pagkatao nito. Walang kamali-mali ang ama nitong mayor sa ginawa nitong kalokohan at pagkidnap sa dalagang si Teresa. Nag-umpisa na ang programa at bawat imbitadong politiko, malalapit na kaibigan at kamag-anak ni Mayor ay nagbigay ng magagandang mensahe para sa kanya. Sa katunayan ay mabuting tao si Mayor Rico at matulungin na mayor ng bayan ng Santa Clara. Walang nagtangkang lumaban dito sa pagka-mayor dahil malakas talaga ito sa taong bayan. Pumailan lang ang isang magandang musika. Nagsalita ang mayor at nagpasalamat sa lahat ng dumalo sa kanyang kaarawan. Sinabi din ito na magsikain na ang lahat. Subalit bago pa mag-umpisa ang kainan ay biglang lumapit ang lalaking MC. Ibinulong nito sa mayor na may gustong magbigay ng napakagandang mensahe para sa kaarawan nito. Napakunot ang mayor dahil wala naman siyang inaasahan na iba pang bisita. Ganun pa man ay pinagbigyan niya ang sinumang taong yon na gustong makisaya sa kaarawan niya. Panatagan loob ng mayor dahil alam niya sa kanyang sarili na wala siyang ginawang masama o mali sa kanyang kapwa. Tumango-tango ito sa MC para matapos na ang lahat.
Walang kamali-mali ang mayor sa ginawang pagkidnap kay Teresa ng kanyang anak na si Aaron. Hindi niya alam na sa pagpayag niya'y mabibilad sa labis na kontrobersya at kahihiyan ng kanyang pangalan at buong pamilya. Samantala sa kinauupuan ni Aaron ay pinagpapawisan na siya ng malamig. Nadaanan ng mga mata niya ang pagdating na mag-asawang sina Teacher Ninita at Mang Kaloy. Kinakabahan na napapaupo at tayo ang binata. Alam niya na ibubuko na siya ng mga magulang ni Teresa kaya sinubukan niyang pigilan ang mga ito ngunit walang nagawa si Aaron nang payagan ng kanyang ama na magsalita ang mga ito. Umugong malakas na bulungan ng mga tao sa paligid nang makita na may isang babae at lalaki na umakyat ng entablado. Tapos nang magbigay ng mensahe ang lahat at bakit may humahabol pa. Pinagpawisan ng malapot si Aaron nang makita na umakyat na sa entablado ang mag-asawa. Kilala niya ang mga magulang ni Teresa at alam niya ang mga susunod na mangyayari. Masyado siyang naging kampante at hindi nagbigay ng aksyon. Hindi pa man ibinubulgar ng mag-asawa ang malaking kasalanan niya ay parang gusto nang matunaw sa kahihiyan ni Aaron. Higit sa lahat ay naisip niya ang mararamdaman ng kanyang pamilya lalo na ang kanyang ama. Tiyak na masisira ang iniingatan nitong pangalan sa loob ng mahabang panahon. Una po sa lahat ay binabati namin kayo ng maligayang kaarawan, Mayor. Hindi man ninyo kami kilala ng personal ngunit batid namin kung gaano ka naging mabuting ama ng ating bayan. Pangunguna ni Mang Kaloy. Ayoko pong masira ang araw nyo subalit. Ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo at ng lahat ng mga taong narito na ang nag-iisang anak namin si Teresa ay kinidnap ng inyong anak. Dagdag pa ni Mang Kaloy. Sumunod na narinig ng mga tao ang palahaw ng iyak ni Teacher Ninita. Hindi magawang magsalita ng mayor. Iniisip niya na baka binibiro lamang siya ng mag-asawa. Naging maayos ang pagpapalaki niya sa tatlo niyang anak kaya parang imposible ang ibinibintang ng mag-asawa. Lumakas ang bulong-bulungan ng mga bisita sa buong bakuran ng malaking bahay ni Mayor. Ang asawa nito ay halos himatay na sa pagkabigla. Tinignan ng ginang ang tatlong anak na lalaki. Kilala niya ang bawat isa. At dahil anak niya ang tatlo, kaya sa mga mata pa lamang ng mga ito'y alam na niya kung nagsasabi ba ng totoo ang mga anak o hindi. Huminto ang paningin ng ginang sa bunsong anak na itong si Aaron. Nakayuko ito na parabang kabado. Hindi magandang regalo ang ibinibintang ninyo sa isa sa mga anak ko. Subalit kung totoo man ang inyong sinasabi, bigyan niyo ako ng patunay. Dahil kahit anak ko pa ang pinag-uusapan, kapag napatunayan na nagkasala, ay hindi ako magdadalawang isip na parusahan siya at ipakulong. Nanginginig na boses ng mayor. Halos lumubog sa kanyang kinauupuan si Aaron. Labis-labis na ang kaba na kanyang nararamdaman. Ang mga tingin ay pinupukol sa kanya ng kanyang sariling ina at mga kapatid na sadyang nakakapaso. Nagalit ang isa sa mga bisita at tinawag na sinungaling si Mang Kaloy. Ayon sa babaeng tiyahin pala ni Aaron, ay paninira lamang ang ibinibintang sa anak ng mayor dahil sa nalalapit na eleksyon. Puno ng pagkasuklam ang mga reaksyon ng mga kamag-anak ng mayor sa mag-asawang sina Teacher Ninita at Mang Kaloy. Hindi nila lubos maisip na gagawa ng ikakasama at ikakasira ng pangalan ng pamilya nila ang isa sa mga anak ng mayor. Sa kubo sa likod ng bahay na ito ay matatagpuan ang aming anak na si Teresa at ang may-ari ng kubo na yun ay walang iba kundi ikaw, Mayor. Hindi po ba? Doon dinala ng anak niyong si Aaron ang aming anak na tatlong araw na niyang dinukot mula sa aming bahay. Garalgal na wika ni Mang Kaloy. Lumakas ang bulungan ng mga tao. Ang iba'y kinabakasan pa ng takot, pagkagulat at galit para sa bunsong anak ng punong bayan. Tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Aaron. Hindi niya akalain na aabot sa ganoong kalaking eskandalo ang lahat. Nagpautos na agad ang kanyang ama na puntahan ang nasabing kubo kung saan niya'y kinulong si Teresa. Sumunod sa mga tauhan ni Mayor sina Mang Kaloy at Teacher Ninita, nag-aalala sila na baka itakas ng mga ito ang kanilang anak upang walang makitang ebidensya at mapawalang sala si Aaron. Hindi nagtagal ay bumalik ang mga tauhan ni Mayor. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng bisitang naroon kasama ng tatlong tauhan ni Mayor ang napakagandang dalaga na si Teresa.
Ang bulungan ay lalo pang lumakas sa buong paligid. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Teresa ang halos pare-parehong sinasabi ng mga bisita. Kaya naman pala, sobrang ganda pala ng babaeng kinalulukuhan ni Aaron. Hindi mo rin masisisi, baka ayaw sa kanya ng dalagang yan, kaya naisipan niyang kidnapin na lang. Ganun pa man ay mali pa rin ang ginawa niya. Uwi ka ng asawa ng isang mayamang negosyante sa kanilang bayan. Halos imatayin si Mayor nang makita ang napakagandang dalaga. Namumutla ito dahil sa pagkagutom. Tumakbo ang mag-asawang sina Mang Carlos sa teacher ni Nita para alamin ang kalagayan ng kanilang anak. Sa kasamaang palad ay itinanggi ni Aaron ang ibinibintang sa kanya. Walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin, mahal kong ama. Anong ebidensya nila na ako ang nag-utos na dalhin sa kubo ang babaeng yan? Narinig po ninyo mga kababayan ko, paano nalaman ng mag-asawang yan na nasa kubong pag-aari namin ang anak nila? Lalong lumakas ang bulungan at marami ang nagsasabi na may katuwiran si Aaron. Nagkatingin na ng mag-asawang sina Mang Caloy at teacher ni Nita. Hindi sila makapaniwala na makakayang magsinungaling ni Aaron sa harap ng maraming tao. Samantala, naniningkit ang malalaking mga mata ni Teresa nang marinig ang sinabi ni Aaron. Sa kauna-una ang pagkakataon ay nakaramdam ng matinding galit ang dalaga dahil pinagbibintangan pang sinungaling ang kanyang mga magulang. Nilapitan niya si Aaron sa kinauupuan nito. Kitang-kita niya ang matinding paghanga sa kanya ng dalawa nitong kapatid. Nakatabi lamang ni Aaron sa upuan. Malumanay na kinausap ni Teresa ang binata at sinabihan na aminin na ang nagawa nitong kasalanan at baka mapatawad pa niya. Kumaralgal ang boses ni Aaron at lalo pa ng malingunan ang tila nahihirapang huminga na kanyang ama na si Mayor. Paulit-ulit niyang itinatanggi ang lahat at itiniin pa na gumagawa lamang ng kwento ang pamilya ni Teresa. Magkano bang ibinayad sa pamilya niyo ng kalaban ni Papa sa politika para siraan ako? Sana sinabi mo na lamang kung magkano ang kailangan niyo, pwede ko namang ibigay sa inyo yun eh. Nakakainsulto pang wika ni Aaron. Umiiyak na umiiling si teacher ni Nita sa kasi ng walingan ng binata. Nagulat ang lahat na umakyat sa entablado si Teresa at umarap sa lahat ng mga taong naroon. Napahinto ang lahat sa mga bulungan ng isang mahiwagang boses. Sinayang mo ang pagkakataong ibinigay sa iyo ni Teresa. Maaaring maitanggi mo ang lahat ng ginawa mong kasamaan dahil sa tingin ko eksperto ka sa pagsisinungaling. Subalit palagi mong tatandaan na kahit kaano ka pakagaling magsinungaling, sa huli ay kabutihan at katotohanan pa rin ang mangingibabaw. Uwi ka ng mahiwagang boses. Takot na nagpalinga-linga sa paligid ang mga bisita. Hinahanap nila kung saan nagmumula ang mahiwagang boses. Maging si Aaron ay binalot na rin ng matinding takot at kaba, hindi yata pangkaraniwang mga tao ang kanyang sinagasaan. Tumingin ang diretso sa mga mata ni Aaron si Teresa. Punong-puno ng puot ang mga mata ng dalaga. Natuon ang mga mata ng lahat ng naroon sa napakaamo at napakagandang mukha ni Teresa. Dahan-dahan itong pumikit. Pagkatapos ay minarinig silang mahinang bulong na nagmumula sa bibig ng dalaga. Ilang sandali lamang ang lumipas sa itinaas ni Teresa ang kanyang dalawang kamay. Kinausap nito sa kanyang isipan ang kanyang ama na si Haring Amigat. Humihingi ang dalaga ng tulong mula sa amang si Haring Amigat. Kailangan may mapakita silang ebidensya na magdidiin kay Aaron na totoo ang sinasabi nilang kinidnap siya. Hindi pa tapos si Teresa sa pakikipag-usap sa kanyang ama gamit ang isipan nang bigla ang humangin ng malakas at malamig. Nangaligkig sa ginawang mga bisita ni Mayor at hindi pa doon nagtapos ang lahat dahil nagkaroon ng malaking ipo-ipo sa isang bahagi ng bakuran. Nagsigawan ng mga bisitang naroon, ang iba'y nagsitago sa ilalim ng mesa habang ang iba'y nag-iiyakan at hindi magawang makagalaw sa sobrang pagkabigla at takot. Hindi sila makapaniwala na nagawa ng anak ng kanilang mayor ang mangidnap ng babae, ngunit mas hindi sila makapaniwala sa kasalukuyan nilang nasasaksiyan. Sumiksik sa tabi ni mayor ang kanyang asawa at nanginginig itong umiiyak. Ang dalawa namang kapatid ni Aaron ay masama ang tingin sa kanya na parabang nagdududa. Aminin mo ang totoo, Aaron. Dahil hindi gagawin ng isang pamilya yan na basta na lamang sumugod dito at sirain ang araw ng napakahalagang araw na ito. Nagangalit ang mga bagang na tanong ng Kuya James niya.
Bago pa makasagot si Aaron ay dahan-dahan ng gumalawang ipo-ipo palapit sa takot na noon na si Aaron. Hindi makapaniwala ang mayor na tila may isip ang ipo-ipo. Pinoprotektahan nito ang dalagang si Teresa. Mabilis na hinampas ng ipo-ipo si Aaron. Pagkatapos ay nagpaikot-ikot to sa harapan ng kanyang mga magulang. Nagliparan ang mga plato at iba pang mga gamit sa mesa. Sigawan at iyakan ng mga tao ang naririnig sa buong bakuran ng bahay. Yakap-yakap naman ang mag-asawang sina teacher ni Nita at Mangkaloy ang anak nilang si Teresa. Batid nila na hindi mananakit ng ibang walang kasalanan ng ipo-ipo. Mula sa mga tauhan ng mayor na nakabantay malapit sa gate, ay inigop ng ipo-ipo ang ibang kalalakian. Wag! Maawa ka! May anak akong maliit! Ayoko pang mamatay! Magsasabi na ako ng totoo! Pakawalan mo ko! Sigaw ng isa. Mas na naigang takot ng lalaki sa kayang gawin ng ipo-ipo kaysa sa takot sa kanyang amo na si Aaron. Si Aaron naman ay nanlalaki ang mga mata at takot na takot habang walang tigil ang pag-ikot nito sa loob mismo ng ipo-ipo at walang tigil sa pag-ikot. Totoo ang sinasabi ng babaeng yan. Pinuntahan namin sa bahay nila ang babaeng yan kasama si Boss Aaron. Siya ang nag-utos sa amin. Nadukutin at dalhin sa kubo sa likod ng bahay na ito. Ang babaeng yan. Sigaw ng lalaki. Umiiyak at halos may matay na ang ina ni Aaron sa narinig. Maging ang dalawa niyang kapatid ay galit na nakatingin sa walang tigil na pag-ikot nito sa loob ng ipo-ipo. Ilang sandali pa'y nagsigawan ng mga tao nang biglang mawala ng malay si Mayor. Hindi kinaya ni Aaron ang kanyang nakita kaya napilitan siyang aminin ang pagkakamali. Galit na galit ang mga tao na napatingin sa kanya. Maging sila'y muntik ng mapahamak dahil sa kagagawa ng binata. Unti-unting humina ang ipo-ipo hanggang sa tuluyan ang nakawala si Aaron at mga tauhan nito. Umiiyak na lumod si Aaron at humingi ng tawad sa noon ay pinagkakaguluhan niyang ama. May mobile na dumating at agarang dinala sa ospital si Mayor. Nang dumating ang mga pulis ay kusa ng sumuko si Aaron, humingi siya ng tawad kay Teresa at sa mga magulang nito sa kanyang ginawa. Sinunda na lamang ng tingin ni Teresa ang binata na noon ay nakaposas na. Pasensya na kayo, Sir Aaron, pero ito ang ating batas. Mahigpit na ibinili ng inyong ama na walang sasantuhin ang batas kahit kamag-anak pa niya ang nagkasala. Uwi ka ng isang pulis. Napahagulgol na lamang ng iyak ang binata at labis na pinagsisihan ng kanyang ginawa. Ibinilad niya sa matinding kahihiyan ng kanyang pamilya at ang pinakamamahal na ama. Tanggap niya ang kanyang parusa at para kay Aaron ay kulang pa yon dahil kahit makulong pa siya hindi na mabubura sa isipan ng mga tao ang kanyang ginawa. Pagkatapos magbigay ng salaysay ang pamilya ni Teresa ay pinayagan na silang umuwi sa bahay nila. Inihatid pa sila ng mobile para sa seguridad nila. Naging laman ng balita at usap-usapan sa buong bayan ng Santa Clara ang nangyari. Samantala, kakarating pa lamang sa bahay ng buong mag-anak ni Mangkaloy. Nang makarinig sila ng malakas na pagaspas ng hangin na nagmumula sa likod bahay, sabay-sabay nilang tinungo ang likod bahay kahit kinakabahan man. Nanlaki ang mga mata nila ng isang hugis taong ipo-ipo ang kanilang nakita. Nawala ang takot ni Teresa dahil ramdam niya na hindi sila nito sasaktan. Umilaw bigla ang suot niyang kwintas at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Mangkaloy at teacher ni Nita nang umilaw din ang ipo-ipo. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Una sa lahat ay ako si Amigat, ang hari ng hangin na nalalanghap ng lahat ng may buhay sa mundo. Kaloy, ikaw ang kinagis ng ama ni Teresa at nakita ko na naging mabuti kang ama sa kanya. Patawad sa sasabihin ko, ngunit wala kang kakayahan na bigyan ng anak ang asawa mo. Kaya nang marinig ko ang panaguhi niya sa parang na kinaroroonan ko, ay hindi ako nagdalawang isip na pagbigyan siya. Ngunit bago ko ginawa yun ay sinuri ko ang katawan mo. At nalaman ko na ikaw ang may diferensya. Mahabang wika ni Haring Amigat. Nanlaki ang mga mata ni Mangkaloy sa sinabi ng ipo-ipong tao. Napaiyak siya tumingin ng tawad sa kanyang asawa. Niyakap niya ito ng mahigpit at ganoon din ang ginawa ng anak niyang si Teresa. Huwag kang mag-alala, Kaloy. Hindi ka iniputan ng asawa mo sa iyong ulo.
wala akong ginawa sa kanya maliban sa pagsalib ko sa tulog niyang katawan at pag-iwan ng punla sa kanyang sinapupunan upang mapunan ng kakulangan sa pagsasama ninyong mag-asawa. Kung kaya ang inyong anak na si Teresa ay anak ko rin, ibinigay ko sa kanya ang mutya ng hangin na sumasagisag din sa kanya bilang aking anak. At may kakayahan siyang tumulong sa mga taong nangangailangan. Dagdag pa ni Haring Amigat. Napanganga si Teresa sa kanyang narinig, bagamat marami siyang napapansing kakaiba sa kanyang sarili, ay hindi niya inakala na hindi talaga siya isang pangkaraniwang tao lamang. At naalala ni Teresa na marami rin siyang natulungan tao dahil sa kanyang kakaibang kakayahan. Ramdam ng dalaga na sa bawat paggalaw niya ay palaging may hangin na bumubulong sa kanya. Kapag may panganib sa buhay niya ay kaagad niyang nalalaman dahil binabalot siya ng napakalamig na hangin na parabang nagbibigay babala sa kanya. Hindi magawang magsalita ni Teacher Ninita kahit alam niyang wala siyang ginawang pagtataksil sa kanyang asawa ay nakaramdam pa rin siya ng hiya kay Mang Kaloy. Una pa lang ay alam ko na hindi ako ang ama ni Teresa. Isinumpa ako ng dola ng dati kong nobya pero hindi nadamay sa naging kasalanan ko ang asawa kong si Ninita. Nagpatingin na ako sa doktor noong 2 taon na kaming kasal dahil nagtataka ako kung bakit hindi pa kami nagkakaanak. At doon ko nalaman na baog pala ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa sumpa o nagkataon lamang. Malungkot na wika ni Mang Kaloy. Inamin din ito ng sandaling sumanib si Haring Amigat sa katawan ng kanyang asawa ay nasaksihan niya ito. Dahil bago pa mangyari yun ay may bumulong sa kanya na sunduin ang kanyang asawa kahit may sakit siya ng mga panahong yon ay nagmamadaling hinanap ni Mang Kaloy si Teacher Ninita. Hanggang sa may kung anong puwersa ang nagturo sa kanya na puntahan ang lugar kung saan ay nakahandusay si Teacher Ninita at walang malay. Minahal at inalagaan niya ang kanyang mag-ina kahit alam niya na hindi niya anak ang nasa sinapupunan nito. Hanggang sa isinilang si Teresa, hindi nagdalawang isip na iwanang mag-isa sa bahay nila ang kanyang asawa. Alam ni Mang Kaloy na hindi ito pababayaan ng nilalang na siyang ama ng sanggol na isisilang ng kanyang asawa. Dahil sa narinig ay lalo pang naiyak si Teacher Ninita. Napakabait at napakadakila talaga ng kanyang asawa. Kahit alam na pala nito ang totoo, kahit minsan ay wala siyang narinig na sumbat mula sa kanyang asawa. Nagulat ang mag-anak ng muling magsalita si Haring Amigat. Darating daw ang takdang panahon na ang anak niyang si Teresa ay maglalaho bilang tao dahil nakatakda ito bilang maging isang prinsesa ng hangin. Niyakap ng mayigpit ni Teacher Ninita ang kanyang anak. Sinabi niya sa anak na anuman ang nakatakdang mangyari sa hinaharap ay malugod niyang tatanggapin dahil yun ang kaloob ng lumikha. Bago tuluyang nawala sa kanilang paningin ng ipo-ipo, ay nag-iwan nito ng hindi matatawarang kayamanan. May mga ginto, pilak at pera upang magawa ng mag-anak na mamuhay ng marangya habang kasama pa ang anak na si Teresa. Maraming lugar silang pinuntahan gamit ang kayamanan na ibinigay ni Haring Amigat. Lahat ng pagkaing nais nilang kainin ay tinikman nila. Mahalaga sa buhay ng mag-anak ang mga sandaling magkakasama pa sila bilang pamilya. Dahil kapag nawala na si Teresa sa buhay nila, ay maiiwan naman sa alaala nila ang masasayang araw na magkakasama sila. Hindi nagtatapos sa pamamasyal at pagpapasarap ng mag-anak ni Mang Kaloy dahil hiniling ni Teresa sa kanyang mga magulang na tulungan ng mga taong nangangailangan. Tulad ng kanyang ama ay may malambot na puso ang dalaga para sa mga tao. Maraming taong natulungan ng mag-anak. Itinatak nila sa isipan ng mga tao ang pangalan na Teresa bilang alaala ng pagiging mabuting tao nito. Alam kasi ng mag-anak na darating ang sandali na bigla na lamang silang sosorpresahin ni Haring Amigat kapag takdang oras na para kuhanin sa buhay nila ang kanilang pinakamamahal na anak. Matuling lumipas sa mga araw, palagi nang dinadalaw sa panaginip ang 24 anyos na si Teresa. Magigising naman siyang pawis na pawis sa takot na takot hanggang isang tanghaling tapat ng isang napakalaking ipo-ipo ang gumulantang na noon ay salo-salong kumakain ng mag-anak ni Mang Kaloy. Muling nagpakita si Haring Amigat sa mag-anak para sabihin sa mga ito ang takdang oras. Yun na ang takdang oras
Kahit gaano pa pinagandaan ng mag-asawa ang biglaang pag-alis ni Teresa sa buhay nila, ay napakasakit pa rin ang katotohanan na hindi lamang isang panaginip ang lahat. Nagmamadaling niyakap ng mahigpit ng mag-asawa ang kanilang pinakamamahal na anak, hanggang sa unti-unti itong naglaho sa kanilang paningin. Umihip ang napakalakas na hangin sa paligid ng mag-asawa. Alam nila na isa ng hangin si Teresa at aramdam nila na yakap-yakap sila ng mahigpit nito. Magkasabay na umiiyak ang mag-asawa sa nararamdamang pangungulila sa kanilang anak, ngunit naisip nila na katawang tao lamang ni Teresa ang naglaho dahil habang buhay nila itong mararamdaman at malalanghap. Sapagkat para sa mag-asawang sina Mang Kaloy at Teacher Nenita, ang anak nilang si Teresa ay mananatiling buhay, hindi lamang sa alaala nito bilang tao, kundi bilang isang napakasariwang hangin na paborito nilang langhapin hanggang sa kanilang huling hininga sa mundo. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat nga po pala sa inyong lahat.